Naramdaman po ang magnitude 6.3 na lindol na tumama sa Calatagan, Batangas, sa Metro Manila at mga kalapit nitong probinsya. Agad namang ininspeksyon ang mga apektadong gusali. May ilang bahay din ang nasira dahil sa pagyanig. Si Katlea Antonio sa report. Rise and shine, Katlea. Sakto isang linggo matapos ang isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill, agad na nasubok ang kakayahan ng mga empleyado at mag-aaral sa panahon ng sakuna. Agad na lumabas ang mga empleyado ng PTV nang maramdaman ng magnitude 6.3 na lindol na tumama sa Calatagan, Batangas. Isa ito sa mga naging pagsasanay ng mga empleyado sa nagdaang second quarter ng earthquake drill. Nagsilabas na din ang mga empleyado ng Kongreso kasunod ng lindol. Pero agad naman silang pinapasok matapos suriin ang gusali. Ang mga pulis sa PNP headquarters sa Camp Crame, agad namang nag-duck cover and hold. Maging ang mga mag-aaral sa isang elementary school sa Bataan, alam din ang duck cover and hold na proteksyon nila laban sa lindol. Dito sa PICC sa Pasay, pansamantalang naantala ang graduation rites. Makikita naman ang pagalaw ng ilaw sa holding area para sa media sa tanggapan ng MMDA, kung saan pinababa ang lahat para rin sa kanilang kaligtasan. Mabilis ang pagresponde ng Municipal Engineering Office ng General Mariano Alvarez Cavite sa lindol at agad nagsagawa ng infrastructure audit katuwang ang GMA-MDRRMO. Dito nila nakita ang ilang bitak sa gusali. Sa Lubang Island Occidental, Mindoro, nasira ang ilang bahay dahil sa lakas ng lindol sa Barangay Araw at Pitwin at Barangay Maginhawa. Gumuho ang bahaging ito ng bahay dahil sa pagyanig. May natumba ring mga puno. Dahil sa lindol, pansamantalang sinuspinde ang operasyon sa MRT3, LRT1, LRT2 at PNR. Pero balik normal na ang operasyon matapos ang mandatory system check sa buong linya ng tren. Samantala, suspendido naman ang klase sa Calatagan, Batangas, Laguna, Pasay City, Bayambang Pangasinan, Ternate Cavite, San Jose, Batangas at Alfonso Cavite. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.